Hello everyone! So today guys, gagawa po ako ng question and answer sa mga nagtatanong kung paano magdala ng aso or ano ang gagawin or paano mag-apply ng shipping permit. So meron na po akong video nito guys, ilalagay ko dito. Ayan, panoorin nyo na lang guys. Nandyan din yung contact number kung may mga katanungan pa kayo kung hindi ko masagot. So itong video nito guys ay based lang sa aking experience ha, hindi ako expert. So kung may mga katanungan kayo na hindi ko masagot, tumawag na lang po kayo sa number na nakalagay doon sa kabila kong video. Nandun naman, hanapin nyo na lang. So, itong unang question guys, okay? Ito yung question. Paano po pag manok ang dala? Ay, ano ba yan? So, ngayon guys, hindi ko pa ito na-experience ang manok. Saka, based sa mga na-experience ko, sa mga napuntahan namin, sa mga nadala ko yung mga aso ko, wala akong mga nakitang manok doon. So, tawagan nyo na lang po yung number guys about sa manok. Aba, malay ko dyan. Ayan, diba? Siguro na, parehas lang siguro naman. Diba? Health certificate, saka shipping permit. Ayan. Okay guys, second question. Ano po pala yung sinasabi nyo yung passport? Ito guys, yung passport na sinasabi ko guys, kasi nung nasa Slovenia kami, 2 months pa lang po ang aso nyo, sa unang check-up, makakakuha agad kayo ng passport. Doon po nakalagay yung mga information ng vaccination ng mga aso nyo. Lahat-lahat kung ano yung mga tinutusok, ano yung mga nakukuha nilang gamot. Pero dito naman sa Pinas, vaccination card naman ang tawag. Sa amin naman, passport lang. Kasi kailangan din namin yan kapag nag-travel kami. Kaya ganun na po yung tawag. So ito yung mga question guys na nasagot ko na, pero inuulit ko lang, separate ko lang video o diba? Ayan, pangatlo guys, hello po, possible po ba i-travel yung dog isang motor given na may complete documents cage? Pwede guys, pwede nyo pong i-travel ang aso nyo kahit nakamotor kayo, basta meron kayong shipping permit at health certificate. Ayan, at sa syempre naka-cage din, yung cage dapat ay ano, yung cage na yung anong specific na sinasabi ng barko. Kasi yun sa amin guys, hindi naman cage yung ginamit namin, yung pang travel na bag talaga. Pero lagi namin silang binabantayan at pinapalabas to make sure na safe yung mga aso ko at hindi sila na-stress. Ayun, ipapakita ko anong klaseng cage yung sa amin guys, kasi talagang nung nagta-travel kami, talagang sinusigurado ko na makakasama ko sila sa tabi para lagi ko silang mabantayan at matingnan kung okay lang ba sila. Ayan ha, okay lang kahit nakamotor kayo, naka-car, basta meron kayong documents. Ayan, madali lang yan guys. So next question, pwede po bang iisang cage lang dalawang pusa? Hindi ako sigurado guys kung pwede ang dalawang pusa sa isang cage. Kasi pag alam ko, separate yan sila. Pero to make sure talaga guys, tawagan nyo na lang yung number sa kabila kong video. Nandun yung contact number ko guys, para sure na sure talaga. Kasi ito, hindi ko pa naman to na-experience guys, kaya ayoko magsabi ng ano, ng comment. So mas magandang tawagan nyo na lang po sila para sure talaga yan. Ayan, okay. Kasi nung nagda-travel kami, wala akong mga nakikitang pusa doon, asa ka manok or ano-ano man. Karamihan, kami lang talaga lagi minsan ang pasahero kasama yung mga aso ko. I mean, yung aso ko lang nakita ko doon sa barko. So tawagan nyo na lang guys para sure ha. Okay, hello po, ask ko lang po sana if pwede isahin yung permit nila. Ayan guys, itong tanong na ito guys, ang tanong niya, kung pwede daw isahin ang permit sa 4 na aso. Yes, pwede yan guys, kasi kasa amin, 2 yung aso ko. So, isang permit lang po yan sila sa isang papel. Kasi meron naman doon makita kayo na quantity, ilang hayop. So, i-type nyo lang po yung kung ilang hayop, tapos each animal, kailangan nyo po isend ang kanilang documents, ang kanilang picture, ang kanilang vaccination card, mga ganun guys. So, okay lang yun kahit iisa lang. Okay, ayan, next question. And guys, inuulit ko, mga nasagot ko na to. Ayan, para lang sa mga hindi nakakaano dyan, hindi sa mga hindi pa nakakapanood ng aking video, so i-separate ko lang ito. Good PM ma'am, pwede din po bang magkuha ng permit sa pier? May bayad po ba ma'am at bayad at ano ba, nabubulol na tayo. Ulitin natin. Next question, good PM ma'am, pwede din po ba magkuha ng permit sa pier?
may bayad din po ba ang aso or cage lang babayaran? Okay guys, ito guys, bali based sa mga napuntahan namin na pier at sa mga nasakyan namin barko, wala po kaming binayad sa aso. Nung pumunta kaming Cebu, papuntang Bacolod, papuntang Iloilo, papuntang Cuyo, papuntang Coron, wala po kami mga binayad sa aso guys, or wala din kami binayad sa per cage, wala po yan. Ang mahalaga guys, meron lagi kayong shipping permit at health certificate. Kahit minsan, hindi na nila chinecheck yung mga papers nyo, pero just in case, dapat meron lagi kayong mga papers kasi hindi nyo na-expect, baka mamaya may mga tao dyan na naghihintay na i-check ang yung mga aso. Kasi based sa mga na-experience ko guys, ang ibang pier na napuntahan namin, hindi na nila hinahanapan yung papers ng mga aso ko. Pero lagi akong handa. Bali guys, pwede kayong kumuha ng shipping permit sa pier, pero to make sure guys, tawagan nyo muna yung bat ko, kasi baka kasi wala silang tao doon na tagabigay ng permit. Nung yung mga na-experience ko naman, may mga pier na meron tagabigay, yung iba naman wala. So dapat lagi kayong handa. Ayan, tawagan nyo muna ang bat ko or mag-apply na lang po kayo online. Kasi madali lang naman po mag-apply na online. Hindi naman mahirap guys. Basta kompleto ang yung mga papers. Ayan. Ayan ha, wala kayong babayaran sa aso. Wala kayong babayaran sa cage. At pwede kayong kumuha ng shipping permit sa pier. Pero tawagan nyo muna. Okay, yun guys. Madali lang yan. So, pero pagkaalam ko guys, yung tugo, kailangan nyo magbayad doon per dog. Pagkaalam ko ngayon, maliit na dog, 900. Ang mahal guys, di ba? 900 per dog. Next question naman po, pwede na po bang i-travel yung pet kahit 2 months pa lang po siya? Oh, ayan guys, 2 months. Hindi ako rin sigurado dyan guys, kasi wala rin ako na experience dyan. Kaya tawagan nyo na lang po yung number sa kabila kong video, ayan, para sure. 2 months, mukhang mahirap yata pag 2 months pa lang ang aso. Pero sana, pwede. Pero may mga barko guys na ilalagay nila yung mga aso ninyo sa ibang area, pero hindi maganda ang sitwasyon. Maingay, mainit, nakaka-stress. Kaya please, kung isasama nyo po ang yung mga pure babies, siguraduhin nyo po na makakasama nyo sila sa tabi. Kasi kawawa naman po sila kung isi-separate ang mga aso nyo sa inyong kwarto. Kasi ma-stress talaga po yan sila guys. Kasi may mga barko na kahit pet friendly sila, hindi maganda ang sitwasyon ng lagayan ng mga aso nyo guys. Kaya ako, sa tuwing mag-travel kami, lagi kong sinisearch kung pwede ba ang aso. Lagi kong tinatawagan ko lahat yan guys to make sure talaga makakasama ko ang mga aso ko sa tabi. Kasi mayroon kami na experience na kahit na pwede ang aso, hindi maganda ang sitwasyon guys. Kaya please, make sure na pwede nyo makasama ang aso nyo sa tabi. Okay, para hindi sila ma-stress kasi kawawa naman sila. Ayan, okay. Next question po tayo. Next question po tayo, guys. Paano po pag sa barangay lang po nakapag-vaccine yung aso? Yung sa Department of Agriculture na under din po ng Bureau of Animal Industry. Di po kasi sila nagbibigay ng card, pero nagbibigay po sila ng health certificate. Ayan. So, guys, okay lang, guys, kung sa barangay nyo lang po na napag-vaccine yung mga aso. Basta ang mahalaga, alam nyo po na legit ang mga pumupunta sa inyong barangay at kung taga Bureau of Animal Industry sila. Ayan, at saka yung health certificate, make sure na legit din po 'yan at maayos ang pag-check ng mga aso nyo para pag pumunta kayo sa pier, 'di ba, walang maging problema kasi baka mamaya may hindi tama yung mga papers nila. So okay lang po 'yan guys kahit sa barangay lang. May mga pumupunta naman yan sila. May mga tao naman na pumupunta sa barangay para injectionan yung mga aso nyo. Ayan, okay lang yan guys, okay? Next question tayo. Ayan, sana guys naitindihan yung pag-explain ko. Pasensya na medyo bulol tayo, pero I try my best para ma-explain ko. Kung mayroon naman kayo hindi naitindihan, mag-comment na lang kayo, sasagutin ko ulit, okay? Hello po, pag-uwi ka na po sa inyong, kailangan nyo pa rin ba nang kumuha ng shipping permit? Yes guys, so sa mga pumupunta guys sa ibang bansa, sa ibang lugar, halimbawa,
papunta kay sa Manila, papuntang Cebu, kumuha muna kayo ng shipping permit. Ayan, shipping permit sa health certificate, one way lang 'yan. At saka guys, kung mag-layover naman kayo sa ibang lugar, okay lang 'yan. Ang mahalaga ang yung last destination. Ayan, ilagay niyo po sa paper niyo ang yung last destination. Kahit mag-layover kayo sa isang lugar ng ilang oras, tapos next naman yung next destination niyo ha. Basta ang mahalaga yung last destination niyo. Tapos kung babalik na naman kayo ulit, guys, kailangan niyo naman ulit ng health certificate saka shipping permit. Ayan, magastos nga lang guys kasi alam kong hindi affordable yung health certificate. May mga health certificate na may kamahalan guys. So kung balikan kayo guys, kailangan nyo ulit kumuha ng papers. Ayan ha. Kasi guys, yung health certificate pagka alam ko 3 days lang yata yung kanyang expiration, pero ang shipping permit ay 1 week. Ayan, kaya kailangan nyo kumuha ng papers lagi sa tuwing aalis kayo, okay? Next question. Kahit no papers ang dog, pwede bang i-travel? No! Huwag nyo i-travel ang aso nyo kung wala kayong papers. Kasi mahihirapan kayo at kawawa naman yung aso nyo, guys. Baka kunin ang inyong mga aso. Kaya siguraduhin nyo na meron kayo mga papers lagi. Lagi nyo ihanda, guys, ang mga papers ng mga aso nyo. Kasi baka kunin sila, kawawa naman. O, diba? Kasi yung may mga peer na talagang chinecheck nila yung mga papers nyo. Kaya i-research nyo muna kung ano ang mga papers na kailangan nyo ng mga aso. Kasi baka may mga iba't ibang peer na iba't ibang mga papers na kailangan, na hindi lang health certificate saka shipping permit. Basta laging may papers yan. Huwag kayong mag-travel ng walang papers. Kawawa naman ang aso nyo. Okay, next question. Thank you for this po, ma'am. Question, if travel kami to Marinduque, di ba po need ng permit and health certificate? Yes, kailangan nyo ng health certificate at shipping permit lagi, guys. Ayan ha. Laging mag-asikaso ng mga papers kapag nagbabato kayo. Kapag pabalik naman po kami ng Manila, other permit. Ay, yung nasagot ko na to. Okay, guys. Same question pala to sa isa-isang question din. Oh, yes, guys. Okay. So, kung aalis kayo, guys, ng barko, alis, pabalik, alis, balik, ganun, guys. Kailangan nyo lagi ng mga bagong papers. Okay. Inuulit ko, ang health certificate, only 3 days lang yan. Ewan ko sa inyo kung ilang araw. Basta 3 days lang, pag alam ko yun sa akin. Ang shipping permit naman ay 1 week lang, guys. Kaya kailangan nyo lagi ng bagong papers kung mag-travel kayo, kapag aalis kayo, at kapag babalik kayo, kailangan nyo lagi ng papers, okay? Next question. Ito hindi ko ito nasagot. Hi po, yung health certificate po namin ay kinuha January 5. Today, kailangan po ba ng 3 days pareho to departure? Hindi na sila tatanggapin kung sa January 10 ang yung schedule departure namin. Maraming salamat po. Ayan guys, kung kukuha kayo ng paper, ng health certificate, siguraduhin nyo na kinabukasan ang inyong alis. Okay? Huwag patagalin guys, kasi inuulit ko, 3 days lang po ang expiration niyan. At saka ang shipping permit ay 1 week. So kung mag-a-apply po kayo ng kung dadalahin niyo pong aso niyo para kumuha ng health certificate, make sure na kinabukasan ang alis niyo. Tapos ang shipping permit naman, kumuha agad kayo pagkatapos niyo makakuha ng health certificate, okay? Huwag niyo patagalin ang pag-alis niyo, guys. Kailangan umalis agad kayo pag meron na kayong papers. Ayan ha. Okay, ano pa ba? Last na ba ito? Last na pala ito, guys. Madam, ilang araw po ba kayo na-approve? Ay, naku, guys. Madali lang po, guys, kapag kompleto ang mga papers nyo. Sa tuwing nag-a-apply kami, guys, kasi kompleto na yung mga papers namin, sa kakabisado na namin, ano mga kailangan. So, wala pa nga 30 minutes na-approve na, guys, ang shipping permit. Basta kompleto at alam nyo kung ano mga kailangan isend. Ayan. Madali lang po mag-apply ng shipping permit. Basta basahin nyo lang, guys, ano mga kailangan nila. Kailangan nyo lang ng pictures, ng mga vaccination card. Ayan, saka yung health certificate, kailangan niya. Kumuha muna kayo ng health certificate bago mag-apply ng shipping permit. Ayan, guys, ha. So,
Salamat guys sa inyong panonood. Sana nakatulong ako sa mga magdadala ng inyo, sa mga magdadala ng aso kapag mag-travel kayo sa barko guys. Ayan. Sana naintindihan niyo ang aking pag-explain. Pasensya na. Kung meron kayong mga katanungan, pwede mag-comment na lang po kayo diyan guys. So, para masagot ko pa based sa mga na-experience ko lang 'yan ha. Sa mga hindi ko na-experience, panoorin niyo na lang po yung isa kong video, nandoon po yung contact number ng mga magtutulong sa inyo kung paano magdala ng mga aso nyo. So, basta, make sure guys, inuulit ko, make sure na unang-unang gagawin nyo muna ay tawagan ang barko kung pwede ang aso. At saka, kung pwede naman ang aso, magmakaawa kayo na dapat makatabi nyo ang aso nyo sa tabi kasi may mga area na hindi maganda para sa mga aso na maingay, mainit, nakaka-stress. Kaya please, kailangan nyo makasama yung mga aso sa tabi guys. Tapos pangatlo, kumuha agad kayo lagi ng mga papers. Okay? Laging may papers kapag mag-travel kasama ang mga aso nyo kasi baka mamaya pagdating sa pier, kunin ang yung mga aso o kaya magbayad kayo ng multa, di ba? Mahirap na yan. Kaya kailangan may papers ang yung mga aso, health certificate at shipping permit. Ayan. At kung mag-travel naman kayo ng matagalan, ganang 12 hours, huwag niyong painumin masyado ang yung mga aso kasi kawawa naman kasi kailangan nilang magbanyo niyan. So, bigyan nyo lang sila ng konting tubig para hindi sila mauhaw, guys. Kasi nung nag-travel kami ng 12 hours, binibigyan ko lang yung mga aso ko ng konting tubig para hindi sila guys, mag-dry ang kanilang lalamunan. Pero bigyan nyo rin sila ng konting pagkain para hindi naman sila magutom. Ayan na, ganyan guys. So, kailangan maging prepare po kayo. Kung isasama nyo yung mga aso, please mag-research kayo para maging comfortable at maging masaya naman ang yung mga aso. Okay guys, so thank you for watching. Ayan, sa mga gustong mag-comment pa dyan, kung may mga hindi pa ako na nasagot, mag-comment na lang kayo dyan guys, sasagutin ko ha, kung alam ko yan. So, thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-thumbs up. Ayan, bye-bye guys.